So ito ho mga ka-action, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo mga ka-camping. Wala muna itong intro. Yan, ang gigigil na ako dito. Ah, ito mga ka-action, umagang kay ganda. Umagang kay ganda. Ito, nagwala na naman ang ating mga kaibigan ng mga DDA sa Liwasan Bonifacio. Ang gigigil na naman ako. Dahil sa panggigigil ko, wala mo ng intro. Ito ha, mga ka-action, mga ka-camping, ha? Panuurin po natin ang ano naman, ito mga sus, Diyos ko po, ito talaga, wala na ho talaga kayong kadaladala sa kadadakdak nyo. May napapala ba kayo sa kadadakdak nyo? Ito na naman ang grupo ng Alisjan Marcos. Abay, nagsagawa naman ng ingay sa Liwasan Bonifacio. Ngayong umaga ho, mga ka-action, mga ka-camping. Sos, Maria Jose. Ano ba naman kayo? Hindi, nakapagkape na ba ang lahat? Baka hindi ho pa kayo nagkape dyan, ha? Baka kayo ay magugutom dyan, ha? O, ito mga ka-action, panoorin muna natin itong eksena nila sa Liwasan Bonifacio ho. Mga Pilipino, kung sila pala nag-check armas, pero ang nakagaw ang kanilang armas, ano lang, kita, tulogo, naman, bagay. Sino ang gusto nga? Yeah. Tayo, dahil inutusan ng Amerikano, marami. At bakit? Anong purpose nga? Dahil, gawin tayong proksuwa, tirayan ang China. Dahil, naman, nagtitaas ng armas. Kung, hirahin natin ang China. Diba? So, matatakot na yung ibang bansa. Asia, Taiwan. Dito yung mga armas ng Amerika. So, ginawa tayo at gagawin tayo eksperimento ng Amerika. So, kung gagawin tayo eksperimento ng Amerika, mamamatay tayo bilang eksperimento. Yun, ayaw natin na foreign policy sa ating kaibigan Amerikano, para sa ating kaibigan ka, gawin rin mo kanyang kakayo para lang mabintay ang armas niyo at sinangayunan pa ng ating presidente ng pangalan. Dahil ang purpose ko lang ng presidente ng pangalan, kung rin yung mga linakaw ng yaman na nagkatayo sa Amerika, at may kaso si Bongbong sa Amerika na gusto mo itapusinso, kaya umuos na. So ngayon, saan si Bongbong Marcos? Ang long interest niya, saan siya? Sa interest ng personal o sa interest ng tambayan? Saan? Kanyang sarili ang interest, di ba? Hindi sa interest ng tambayan. Bahalang mamamatay kayo sa Korea, basta... Wait lang mga ka-action, mga ka-camping. Naiintindihan nyo ba ang sinasabi ni Tatang? Tatang! Kasi sa naitalang insidente na kung saan ho may naputulan nga po ng daliri is inagawan ang ating mga Philippine Navy ng mga PC, ng mga Chinese Coast Guard ng mga baril ho, mga ka-action. O, ang sabi ni tatay, ni tatang, o, tayo daw ang gusto na may gera kasi tayo ang naagawan ng armas. Tayo ang may dala ng mga baril. Oh my God. Philippine Navy po yun, tay. Philippine Navy. No? Nakita mo ba na hawak-hawak ang mga nasabing baril na nakuha ng mga Chinese Coast Guard sa ating mga Philippine Navy? Nakita mo ba? Kitang-kita ho sa video na nasa loob ng bag at kinuha ng mga Chinese Coast Guard ang nasabing mga baril. Diba? Oh, sapat na ba yun para sabihin na tayo ang may gusto na magkagera? Isa meron mo nga ng maayos yung mga sinasabi mo, tay, bago mo sabihin na tayo ang may gusto na magkagera tayo between China. Diba? Sa tingin mo ba si Raulo ang mga gobyerno ng Pilipinas na tayo ang nagpo-provoke ng gera? Eh, alam naman ng Pilipinas
na hindi natin kakayanin ang China. Di ba? Tay, alam mo, tumatanda ka na talagang paurong. Di ba? Oh. Sino ang maniniwala? Pirkit ba naagawan ng armas ang ating mga Philippine Navy? E tayo na tuloy ang may gusto ng gera? Sino ba ang nababalahura? Sino ba talaga ang mahilig mambuli dyan sa ating sariling sovereign rights? Diyos ko po, ano bang klase kayo mga Pinoy? Ano ba kayo mga peking Pinoy? Ano ba kayo mga plastic na Pinoy? Diba? Diba ba mga ka-action? Oh, yun ay preparation lang nila. Sila ay ano, kasapi ho sila ng mga sinasabi nating company na may mga arms, di ba? Tuway, kunting ano lang po yan ng mga PNP, di ba? Hindi sila kalayuan ng kanilang trabaho. Yun nga lang, may kanya-kanya silang departamento na pinanghahawakan, di ba? Oh, buti sana, masasabi mo yung salitang tayo ang gusto na may gera kung pinagbabaril na yung mga Chinese. Di ba? Eh, buti nga sana kung pinagbabaril na lang ng mga Philippine Navy eh. Nasa ganun, matanggap namin yung sinasabi mo dyan na tayo ang may gusto ng gera. Wala stick naman. Eh, tayo na nga ang nadayado, tayo na nga ang nasasaktan, pero kayo, pinagtatanggol nyo pa ang China na dihamak naman, na sila naman ang umaapi sa ating sariling sovereign rights. Diyos ko naman, tatay. Di ba? Oh. Sinasabi niyong bangag na naman si Marcos. Nasaan ba kasi yung bangag-bangag? Nasaan ba yung video? Nasa ganun matigil na kami. Singkaka-debunk sa inyo na bangag si Marcos. Nasaan ang video na sinasabi niyong bangag? Diba? Oh. Yung mga tarpulin niyo, may hawak-hawa kayo. Marcos, alis dyan. Marcos, alis dyan. Ano ba? Ano ba ang pinaka-ano niyo? Ano ba pinaka-motibo niyo? At anong pinaka-dahilan niyo kung bakit niyo pinapaalis si Mr. President Bongbong Marcos? Yan ba yung ano? Yung ba yung problema sa West Philippine Sea? Sino ba dapat sisihin dyan? Di ba si dating Pangulong Duterte? Di ba? Oh, baka naman nadala kayo sa Marites ni ano? Ni Amy Marcos. Oh, ito naman si Amy Marcos. Saan naman galing kaya yung balita na yan? Napaka-imposible naman na bibigyan siya ng China ng authority na para magsabi ng mga ganon-ganon yung mga missile-missile na yan. Alam nyo, pinagluluko lang kayo ni Amy Marcos eh. Diba? Tinatakot lang kayo. Pero kami, alam namin ang buong katotohanan na yan ay Marites lamang. Diba? Ang totoo dyan, ang gusto lang ni Amy Marcos, eh, ano to? Magbibibibibi ang Pilipinas sa China para kumampi ulit, para makipagkaibigan ulit, makipagbati ulit. Yan ang gusto ni Amy Marcos sa punto ng salita niya dun eh. Oh, hindi naman, wala namang sapat na siyang proyba na totoo ang kanyang sinasabi. Missile-missile sa iyang mata, Diyos ko po. Oh, tuloy natin. Ngayon, anong mangyari dito dahil bansa ang kumunayan natin? Kasi takot ang mga mamuhungan dito dahil ay parang tinagiran. Nagubuto ang mga kapatid. Yung mga ayudang binigay niya, temporaryo lang yun. Hindi yung solusyon sa kahirapan. Kung hindi, nagupitan pa nga eh. Nagupitan pa nga ang mga binigay. Hindi. So maraming kasalanan si Bongbong Marcos sa atin. Kung dapat ba natin siyang silipin? Dapat! Kasi binoto natin siya at siya'y sinusutuhan ng mga Pilipino. Tayo nagpatahin ng ating mga halal ng bayan at mga indyado ng Pilipino tayo. Pero dapat ayosin nila ang ating buhay at kamimuhay. Alam mo, tatang, kung may dapat singilin dito, si dating Pangulong Duterte. Diba? Bakit? Noong mga panahon na nagbigay siya ng ayuda, sapat na ba yun para sa isang taon? E parehos lang naman sila nagbigay ng ayuda. Good for one day o etc. etc. Bakit? Ano bang gusto niyo na ayuda? Yung forever na habang nabubuhay kayo? Bakit? Nagawa ba yan ni dating Pangulong Duterte nung kanyang termino? Diba? Oh, ano sinasabi nyo na dapat na bang singilin? Ang dapat nating singilin si dating Pangulong Duterte sa kanyang mga ginawa. Dahil ang problema na kinakarap dito ng Pilipinas ay magmula ito sa mga Duterte, kay dating Pangulong Duterte, para mo malaman. Diba? Kung hindi ka ba naman ubod ng kaugak-ugakan? Diba? Anong sisingilin nyo dito sa administrasyon? May ninakaw na ba na bilyones? Eh, wala pa naman eh. Diba?
May nabalitaan na ba tayo na ninakaw o dinispal ko ni Mr. President Bongbong Marcos? Wala pa naman eh. Di ba? Bakit? Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, hindi ba bagsak ang ekonomiya? Sus Maria Joseph, mag-research nga ho kayo. Di ba? Kung may dapat man dito singilin, si dating Pangulong Duterte. Oh, grabe ang ano ng parmali, di ba? Oh, bilyonis yun. Malaking pera yun. Di ba? Sus, bago ho kayo magano, magsabi singil-singil, singilin nyo muna ang inyong iniidolo na si dating Pangulong Duterte. Di ba? At bigyan nyo muna kami ng sapat na batayan para maniwala kami at para makumbince nyo kami sa inyong pinaglalaban. Freedom nyo po yan. Hindi namin kayo pinipigilan. Pero yung mga sinasabi nyo kasi, wala naman sapat na ano yan, wala naman sapat na datos yan. Di ba? Ay, akala ko ba milyones ang DDS? Bakit iilan lang kayo dyan? Di ba? Nasa na yung iba? Hindi nyo ba na-invite ang KOJC? Eh, baka hindi naman kaya ng pamasahin nyo para papuntayan ng KOJC. Di ba? Kasi dumadami kayo dyan pag may KOJC, di ba? Oh, kayo mga kaaksyon, mga kakampeng, bahala na kayo maghusga dyan. Mag-comment lang kayo, okay? I-share ko lang ho sa inyo. Kasi ito, aga-aga ho, nag-ingay sila sa Liwasan Bonifacio. So maraming maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si Reaction Man. Have a good day, everyone.